tayo ng kampalaya. So guys, ito na yung gagawin nating panghalo sa may munggo. Ayan. So, tinuha ko na yung dalawa nga pala na matiit kasi maano siya, may dilaw na. Ganito lang talaga siya patiit. So, kini, panghalo. Okay tayo na yun, guys. At sorry sa background, maingay talaga ang aming kapitbahay. So ayan na, magsimula at painitin lang yung mga kawali or kaserola. So ayan, maglagay tayo ng konting mantika. Ilagay ang bawang. Haluin. At ilagay at sunod na rin ang sibuyas. Halu-haluin ng gisa-gisa lang. Ito ay simpleng gisa lamang, mga kaibigan. Pag naging brown na kaunti yan, pwede mo nang ilagay ang manok. Pwede ng manok, ilagay na. Kunting manok lang yan, guys. Kahit anong ilagay nyo, pwede isda, baboy, yung hipon, yung kuyo. Yan, masarap yung mga yan. Kaya lang, meron lang kami is manok. So, manok lang ang nilalagay ko. So, gusto ko yung kinigis talaga yung mga manok muna. Ayan, ilagyan ko ng kaunting magic sarap. Depende yan. Optional po yan. Kung gusto nyo lagay ng asin, dechen, kahit ano. Kasi ang akin ay gusto ko lang nilalagay ng konting madusarap para may konting lasa yung manok mismo. Tapos maglagay na rin tayo ng paminta. Tagal naman naman yun ang paminta. So, ayan na ang paminta. So, halu-haluin. Yan. Gisa lang. Gusto ko lang gisa. Depende sa inyo, guys, kung ano gusto nyo. Basta sa akin na ginigisa ko lang para simpleng ginisang munggo. So, ayan. Haluin lang. Para ano yung ano ng sibuyas sa kabawang. Tapos yan, guys, yung halu-haluin, yung maging brown na yung manok. Kung gusto nyo pustahin, pwede rin. So pagkatapos yan, ilagay nyo na yung kalabasa, kung anong merong gulay kayo. Sa akin ay kalabasa, pwedeng alugbati, pwedeng ano, halunggay, pwede rin yun. So yan, halu-haluin lang, igisa lang. Pwede rin naman nyo ihuli yung kalabasa tsaka yung apalaya. Kaya lang sa akin, gusto ko kasi gisahin yung mga yan. Depende pa rin yan sa inyo, guys. So, ayan, haluin na. Hanggang sa maging combined talaga siya, maging halong-halo. So,
So yan, pag natapos na yung paghahalo niya, pag-igisa sa mga gulay, pwede na lang ilagay ang hilagang munggo. Yan, hilagang munggo. Haluin ng maigi. Para sa akin yan guys, yung tubig ng munggo na yan, kulang yan sa amin kasi mahilig kami sa sabaw na yan. Paborito ko sa inyo ng mainang munggo. So, kailangan maraming sabaw sa amin. Depende pa rin sa inyo kung gusto niyo ng madaming sabaw. Pero sa akin, gusto ko sa inyo nilalagay ito pa ng mga siguro mga 3 basong ng tubig. Ayan, ilagay ng tubig. So, ayan, haluin. Ayan, takpan muna, takuluin. So, ayan guys, hindi ko na-on yung camera. So, ayan, hindi na nakita sa camera na nilagay ko yung magic syrup. Yung kanina, di ba, naglagay ako ng kaunting magic syrup. So, yung natira, yun yung nilagay ko. Ayan, pero depende pa rin sa inyo kung gusto lang nyo, na, gusto nyo lang ng patis o gusto nyo ng asin, betchin, depende pa rin yan sa inyo guys. Para sa akin is magic syrup. So, takpan ulit. Pakuluin. So, ayan. After 5 minutes. Ayan. Masarap. So, ayan. Ilagay ko ng cornstarch, guys. Isang kutsarang cornstarch lang yan. Kasi si mama mahilig ng gusto yung malapot konti. Hindi rin sobrang lapot. Yung konting lapot lang. Ayan, si mama nagturo sa akin yan, nalagyan daw ng cornstarch ang munggo. Pero depende at optional pa rin yan sa inyo kung gusto nyo lagyan o wala. Parehas pa rin yung masarap. So ilagay na yung ampalaya, dahon ng ampalaya na sariwa ng garnish sa taas namin. So ayan, halu-haluin lang. Tinakpan ulit. Ayan na siya. Tapos na guys. Luto na ang kalabasa. Luto na ang manok. Luto na lahat. Ang sarap. Luto na.